Let's talk about I Can Do That. Napanood namin yung rehearsals. Remember yung tinamaan ka with RC? RC? Ako. What happened there? Masakit. Masakit? First time ko po magkaroon ng black eye. Oo. Pero ano naman po yun eh. Talagang aksidente lang siya kasi nakatalikod si RC nun tapos sumipa siya sa likod. Ayan. Oo, ito. Pero actually, sabi ko nga kay RC, RC, alam mo, dapat lahat ng tao mag-iingat sa tabi mo kasi accident prone siya. Lagi siyang may aksidente every time may ano kami, may taping kami. Ano nangyari sa iyo? May cast siya dito. Okay. May iba'y nangyari sa kanya. So dapat mag-iingat ka pag kasama mo si RC Munoz. Okay. Sabi, yun talaga 'yung alam namin. Ingat kami. Imbitahan mong lahat dahil dapat suportahan kayo at suportahan ka yes. sa finals ng I Can Do That. Go ahead. Iniimbitahan ko po kayo mga kapamilya, abangan niyo po ang aming performances sa I Can Do That this Saturday after MMK and Sunday after Rated K. At syempre ang aming grand finals sa darating na June 3 and 4. For more updates, just follow us on Twitter and Instagram at I Can Do That PH and like our Facebook page, search niyo lang po ang I Can Do That PH. Maraming nagsasabi na ikaw ang isa sa pinaka-strong na contender. Kung meron kang katunggali talaga na binabantayan, sino ito? Dalawa po. Sino? Daniel and Gab. Talaga? Apo. Si Gab kasi, Tito Boy, nakakatakot siya. Dahil kahit sabihin natin na nasa top ako, si Gab nakakatakot dahil yung talent ni Gab. Mahusay, no? Nag-e-excel siya sa lahat. Si Dan, bakit nakakatakot si... Si Dan, Mr. Matsunaga. Hindi lang dahil sa malakas siya bilang physically. Pangalawa, yung charm niya sa tao, nakukuha niya ng smile. So lahat ng mga pinaghirapan namin, pag si Daniel nag-smile na, nagpa-charm sa mga tao, siya yung binaboto. Ano ang magagawa natin? Pag-usapin, planuhin na natin. Baka alam yung number nila, Tito Boy. Oo nga eh. Kakausapin? Oo. Naku, bawal eh. Pero pag-usapan. Okay.